Yo, welcome back sa YouTube channel namin, you know. So may gagawin tayo. And so mag-change ulit tayo. Yung pakita mo lang. So mag-change ulit tayo ng rider. No? Okay, araw ngayon ay April 14. Huh? So yan yung mga natin. Yan yung rider natin. So ito yung rider natin. So gagamitin natin lang is ay yan. So i-change oil natin kasi gagamitin natin to. Ano? Gagamitin natin kasi to. Ayan. So ayan yung tools natin. Ayan, kailangan gumagawa kayo ng motor. Kompleto yung tools nyo. Ito, mga tools natin. Kompleto yan. Para sa body, para sa ano, pang change oil. Ayan, kompleto. Tapos yun nga, change oil mo lang gagawin natin. Then next vlog, papalit tayo ng sprocket. Ayan, so babaklasin natin yun sa kayon. Ayan, so start na natin mag-change oil. Tanggalin natin yung mga nut. Ayan, so pinadugo na natin mga lodi na. Ayan, yung dugo-dugo na. Ayan, tayo lang natin. So, ayan, tayo lang natin tumulok. Sumulong kanyang dugo. So, palitan na natin. So, ano yung langis niya, you know? Pino pa, hindi pa siya, ano mga lodge, hindi pa siya masyadong malapot, no? Ayan. Ayan, so, dito sa naglagay ng oil filter niya, is tatanggalin na lang natin. So, niluwagan ko na. Ayan. Ayan, so, tanggalin natin. So, ito yung kanyang oil filter. Ayan. Ayan o. Ayan o. Putik. Malag-malag. Ayan. So, ito. Tatanggalin natin. May dito. Baka may naiiwan mga ano. Aribaba. Ayan. So, sa tingin ko wala naman. Ayan. So, hintayin na lang at natin ulit tumulo mga lodi, no? Kahit mga 1 minute o 2 minutes lang. Tulo pa yung kagaya ng tumutulo, eh, no? Yan. Tayo lang natin. Yan. So, ito yung gagamitin nating oil filter. Yan. So, yung kung ano to, local lang. Kasi yung kanyang lagayan ay Suzuki din, brand, no? So, kulay ano siya, oh? Orange. Samantalang yung iba, puti. So, try lang natin itong gamitin. Ayan. Tapos ito yung ating langis na. Ayan. So, lagay mo natin yung oil filter nito. Yung mga unahin natin. Ay, yung mga unahin natin. Lagay natin. Ayan. So, ang paglalagay nito ay may kuntil dun sa loob. Ito. Dito nakasaksak. Ayan. So, iso. Ganyan. Kustura. Ayan, ganyan paglagay. Ayan, babalik natin yung takip nito. Pero bago natin ibalik, pupunasan mga natin mga lodge yan. Ayan, so bago ang lahat pala, ito ang ginagawa ko dito. Nilalagyan ko ng oil pala to. So yun, so ayan, binuksan ko na. Salin mo lang ako ng konti lang. Ayan, so nilagyan ko na bago ilagay. Yan. Yan talaga ginagawa ko pag nag-change oil na. Mayroong ano, mayroong oil filter. Ayan, so nilagay ko na dun. Tapos, yun, babalik na natin yung kanyang takip. Ayan.
Ayan, so nilagay na natin mga lods, no? Ayan, so hindi natin nilagay ng pandikit kasi okay pa siya, okay pa yung o-ring niya dito sa loob. So, huwag natin kailangan lagyan ng pandikit. Ayan, so next natin ay tatakpan na natin yung kanyang drain plug sa ilalim mga lods. Ayan, okay. Ayan, so nilagay na natin yung drain plug mga lods, no? So, clear na tayo dyan. Naipitan na natin. Then, clear na rin tayo dito. So, naipitan na rin natin, no? Ayan, so pantay siya. So, ang last na lang natin na gagawin ay sasali na natin yung langis. No? Then, paantarin natin ng mga 20 seconds para umakyat yung langis mga lods. So, ayan, sasali na natin to. Dito. Game. Yun, so naibalik na natin yung kanyang takip, no, sa lagayan ng langis. Ayan, so clear na natin lahat. So, yun, na-change yung ilan natin ng ilang minuto lang mga lodi, no. Ayan, so start natin para mag-circulate yung langis, yung bagong langis na nilagay natin. Kahit mga 20 seconds lang mga lodi. Ayan, so start. Then, gagawin natin kick. Gawin natin i-dun sa post-start. Rev natin ng konti. Yung. Patay na natin. Ayan. So, ang ingay kasi yan, no? Samba yun. Nagbablog ako eh. Ingay. No? Ayan. So, hanggang dyan na lang mga lodi ang ating pag-change oil ng whiter. So, preparation natin ito sa biyahe mga lodi. So, bye-bye.